Hanggang kailan mo kayang pagsilbihan at alagaan ang iyong ina? Dito sa Cagayan de Oro, mayroong magkapatid na sina Estrella at Boy. Silang dalawa ang magkatuwang sa pag-aalaga sa kanilang nanay Alfonsa na 81 years old. Pero tulad ng ibang nagkakaedad na, marami na rin ang iniindang sakit tulad ng diabetes na mayroon si Nanay Alfonsa. Kwento ni Estrella, magana at walang pinipili sa pagkain ng kanyang nanay noon. Before po, kumakain po sila ng kahit ano na pinagbabawal ng doktor. Insulin dependent ang pagiging diabetic ni Nanay Alfonsa. Kaya araw-araw, kailangan siyang turukan ng insulin ng kanyang mga anak. Ang problema, pag kami insulin-dependent diabetes ka, yung insulin mo, either hindi ka na sensitive sa insulin, parang hindi na siya nagpa-function ba? Para tapos, or yung pancreas mo, hindi nagpo-produce ng insulin dahil nasira na yung lapay mo. Bukod sa pagiging diabetic at insulin-dependent ni Nanay Alfonsa, tinamaan na din siya ng Alzheimer's disease. Isa itong degenerative disease, ibig sabihin, lalo itong lumalala habang tumatagal. Dinala namin sa doktor kasi paulit-ulit na siyang tumatanong na anong oras na ngayon, anong petsa na ngayon. Tapos kahit Pasko, sasabihin niya ano, birthday niya. Pag tumatanda, natural yung nagiging ulyanin ka. Pag nag-Alzheimer ka, yun yung malalang version ng ano, ng pagka-ulyanin. Usually hindi siya reversible eh kasi nagsishrink na yung brain dyan, di ba? Ayon sa magkapatid na Boy at Estrella, kaya nilang tiisin ang hirap ng pag-aalaga sa kanilang nanay. Pero ang hindi nila kaya, ang katotohanang hindi na sila minsan nakikilala ng kanilang sariling ina dahil sa sakit na Alzheimer's. Kawawa ang nanay ko kasi nang pala madalas na makalimot sa pangalan namin. Mag-iba-iba ang salita niya. Before kasi araw-araw siya naliligo. Ngayon, pag hindi ako pumunta ng bahay, hindi siya maliligo. And then, it hurts me so much kasi she cannot take care of herself. I can take care of her, pero paano po kung magkakasakit ako? And that's why I'm praying to God that I will be stronger for her. 2012 nang irekomenda kina Boy at Estrella ang isang food supplement na gawa sa katas ng 80 gulay at prutas. Pag-take namin ng Juan, King Herbal Plus, naging 20. Hanggang ngayon, 50 na lang. Lahat po ng blood chem niya, nung dinala ko siya, nung 2018 yata yun, dinala ko siya. Lahat po naging normal na. Simula nang nag-take po si Mama ng King's Herbal Plus, yung Alzheimer's po niya na maging masungit, na-controlled na po yun. Ang pagkakaalam ko, yung food supplement ni Carrie Herrera na yan, meron siyang ampalaya. Tapos meron siyang banaba, meron siyang mangga, broccoli, makabuhay, guyabano, at saka berries. All this contributes to the bringing down of blood sugar. May sangkap din na Centella Asiatica ang food supplement na ipinaiinom ng magkapatid sa kanilang nanay. Ayon sa pag-aaral, nagsisilbi itong Nervine o Nerve Tonic. Ibig sabihin ay pinapalakas at pinapaganda nito ang function o gawain ng ating mga nerves. Pini-prevent niya ang destruction ng brain. Ini-improve niya ang cognition and memory, alertness. Bukod sa Centella Asiatica, mayroon ding turmeric, yung food supplement ni Carrie Herrera na yan. Sa Alzheimer kasi, nag-a-accumulate ang tinatawag na beta-amyloid. Yung beta-amyloid na yan, sinisira ng turmeric. Kaya nakakatulong siya sa Alzheimer. Ito naman ang mensahe at pangako ng magkapatid na Boy at Estrella para sa kanilang nanay, Alfonsa. Ma, salamat sa mga pag-alaga ni mo sa amin. Napakalaking blessing po na iluwal kami dito sa mundo. Tapos it's an opportunity and it's a blessing to take care of your mama and we love her so much. Nag-iisa lang ang ating ina at ngayong Mother's Day, marapat lang na suklian natin ng pagmamahal at tamang pag-aalaga sa kalusugan na kanilang ibinigay din sa atin mula ating pagkabata. Dahil kung wala sila, wala rin tayo dito sa mundo.